Magandang hapon, Kagawad Cesar. Magandang hapon naman po sa inyo, naka-Diego. Opo, nako, ang ganda po ng palay ninyo. No? Kailan po ba aanihin yan? Eh, inaasahan ko po, baka po umani po ako ng September 15 nito pong buwan nito. Ano po bang variety? Longpin po na 2096. Ito po ba yung bigay ng DA? Opo, galing po sa DA yan. May nakikita po ako nakapaskil sa palayan po ninyo. Kasulat, alternate wetting and drying. Ano po yun? Yung po, naka-Diego, sa pagkakaalam ko po ngayon sa aming mga napag-aral ngayon, yan po ay isang na proseso na yung pong tamang pagpapatubig at tama rin pong pagpapatuyo ng ating mga palayan. Ah, sino po nag-introduce sa inyo? Ang nag-introduce po sa amin yan ay ang NIA po ng Division 5. Yupris. So, paano po ba ginagawa? Eh, sa ngayon po ay meron po kami ngayon na ginagamit na yun po ay parang na-PBC. Ang tawag po namin dun ay observation well. Meron pong sukat yon na kahit na po tuyo ang ating palayan, pero hanggang may tubig po dun sa loob noon, na pwede pa po tayong hindi magpapatubig. Dahil po ang yung palay po pala natin, kahit po pala natutuyo yan, humahaba po pala yung naugat niyan. At naisa pa niyan, naka-Diego, lalo na po kami, nagumagamit po kami ng mga ng patubig na nanggagaling po sa kuan, sa makina namin. Nabumibili po kami ng krudo. Ngayon po, nakakatipid po kami dahil hanggang may tubig po yung loob po ng sa observation well, hindi po ako nagpapatubig. Kaya yun lang po, makikita po ninyo yung palay ko. Ganyan po yung nangyayari kahit na po tayo ngayon ay nakinakapos po tayo ngayon sa mga tubig. So, nakatitipid kayo sa Opo. Krudo? Opo. Yung mga nagbobomba? Opo. Ayun. Dahil po sa alternate wetting and drying? Opo. Ayan. Maraming salamat, Kagawad. Opo. Maraming salamat din po, Kagawad.